sabi nila, choose yung trabaho na kahit na hindi ka swelduhan, gusto mo pa rin gawin. So, yun yung iniisip ko na ano, na satisfaction ko doon sa trabaho. And aside from that, syempre yung makatulong sa aspect ng security, which is also din na dapat vocation din na matuturin. Hindi lang ikaw kasi yung ano, yung pinoproject mo. You're also carrying yung source of commission, kung anong organization ka, kung anong branch of government ka, and it will ano, reflect dun sa ano, kung anong organization na yun yung doon. It goes with his personality. Maybe because Penguin lives in a cold place, you can attribute it on how quiet, on how soft-spoken he is. He doesn't say a lot, pero I see how concerned he is to his people. I can see his heart. I can feel it as his subordinate. So what I can say about Penguin, his contribution in the military is, I'd say, very hard to follow. I'd say it's worth emulating. It's very inspiring. It is somebody that a lot of us, the young generation, should actually take an example or should follow. Every time na siya yung flight commander or element lead, confident ako na matideliver namin yung mission. Lalo na pag nandyan siya kasi very mature, very serious. Tsaka paglipad, hindi ka kakabahan, nakasama mo siya kasi tahimik lang siya. Si Colonel Seguin, very confident siya sa'yo na hindi ka niya tinatanong kung prepared ka or hindi. Alam niya prepared ka. Lahat naman kinakabahan pag, ano, pag ganyan. Pero may, meron lang akong, kumisang kasi parang ituring mo na yung sarili mo ay paray na. Mawawalan ka lang ano eh, mawawalan ka lang kaba. Pero sa tingin ko, sa aking experience, pag nag-start na yung engine, wala na lahat yan. Kumbaga, sa simula lang, sa planning, para pagpapunta ka sa pag-step mo sa aircraft. Yung challenge sa akin, kasi ako yung most of the time leader, ay hindi ko dapat siya ipakita dun sa subordinates ko. Kasi sila rin, ganun din sigurado yung napipin nila. Pero kasi kami lang din yung nag-encourage sa sarili namin. Doon sa Marawi since kasi dinedicate niya yung sarili niya para doon kasi wala siyang uwian. Naka-uwi lang siya nung medyo napayang lang siguro yung mga 3 days umuwi kasi nagka-aberya sa tatay niya. So, bumalik agad. So, ang lipad niya, tuloy-tuloy din. So, yan din siya. 3 times sa isang araw, lilipad. So, wala. Risky na, very risky na. Pero yung skill niya, saka yung ano niya, hindi na wala. Yun, we make sure na lahat ng missions namin is kung ano yung specific na target, yun lang yung
yun lang yun ang i-deliver. So in any case na mayroong doubt, kahit na sa utak mo lang o parang hindi, inaabot namin yun kasi it's better to save na yung isa kaysa madamay yung one innocent. Mamiss mo na yung target mo basta wala lang madamay na hindi kasama dapat doon. So parang or mamiss mo or you forego with the target just to make sure na just to make you at ease or na tama yung gagawin mo. Kasi it will haunt me for the rest of my life pag isang miss lang na hindi dapat yun. Parang nothing will nothing ko, si God lang mag-absorb sa'yo siguro kung nagkamali ka ng gano'n. Ang gusto ko lang is masustain yung ginagawa namin na efforts towards. Kasi ang primary mission naman talaga namin is to on the external security side. Just happens na natap din kami for the internal security operations. But sa akin, primarily sa yung gusto ko talaga is magkaroon tayo ng maibalik yung capability ng 1970s na nandun tayo sa tuktok ng ano. Ng, pag sinabi mo sa ASEAN region, yung Philippines yung pinakamalakas na air force. Ngayon, we are playing nagka-catch up tayo. So, hopefully, sana before ako mag-retire, medyo makapantay man lang tayo doon sa other neighbors natin. Yun yung gusto kong mangyari sana. And I will work kung ano man yung kaya kong magawa para makuha lang yun.